Magandang araw mga idol. Maibabalita ako sa inyo tungkol sa mga balitang lumalabas na balak raw tumakbo ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2022 election. Gaano nga ba ito katotoo? Tara mga idol at pag-usapan natin yan, pero bago nga yan ay huwag mo naman kalimutang mag-like, comment, share and subscribe para ma-update ka sa mga upcoming videos pa natin. So mainit na mainit nga po ngayon ang balita na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas ang 8th Division World Champion at kasalukuyang senator na si Manny Pacquiao. At mabilis nga kumalat ang balita dahil sa iba't ibang social media. Kaya naman marami ang nag-react, lalo na ang mga Pinoy boxing fans. Marami ang sumasang-ayon sa plano ni Pacman na pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas dahil nga sa napakamatulungin nito, lalo na sa mahihirap na tao. Kaya naman marami talaga ang natuwa nang malaman ng mga tao ang planong ito ni Manny Pacquiao. Pero syempre kung may mga sang-ayon ay may mga hindi rin sang-ayon. Ilan nga sa mga nababasa kong komento ay hindi pa raw handa sa ngayon ang pamansang kamao upang tumakbong presidente sa 2022 election. Nagsimula nga kumalat ang balitang yan na ang mismong dati niyang promoter na si Bob Arum ang nagsabi na tatakbo nga raw itong si Pacquiao sa 2022 election. At ayon nga kay Arum ay he told me once again and I did a Zoom telephone call with him. Bob, I'm gonna run in 2022 and when I win, I want you there in my inauguration. Pero ayon naman sa latest interview kay Manny Pacquiao ay mariin niyang itinanggi na tatakbo siya sa 2022 presidential election. Oo nga't nag-usap sila ni Bob Arum, pero ang napag-usapan nila ay tungkol sa posibleng maging laban ng bata niyang undefeated at kasalukuyang WBO welterweight champion na si Terence Crawford. Ayon pa nga kay Manny Pacquiao ay maganda naman ang napag-usapan nila ni Bob regarding sa magiging laban niya kay Terence Crawford at wala rin naman daw magiging problema doon. Pero bago nga lumaban si Pacquiao ay sisiguraduhin niya muna ang kanyang kaligtasan bago muling sumabak sa boxing ring. Kaya naman malinaw mga idol na walang katotohanan ang lumalabas na balita na tatakbo si Pacman sa 2022 presidential election at ang tanging paglaban lang kay Terence Crawford. Sa kanya ang kanilang napag-usapan nitong si Bob Arum. At speaking of Terence Crawford ay mas maganda kung ito ang labanan ni Manny Pacquiao dahil kasalukuyan nga itong nasa prime ng kanyang karir na may record na 36 wins, 27 dito ay galing sa knockout at walang talo at 32 lamang ang edad. Kaya masasabing kasalukuyan pa itong nasa prime ng kanyang karir. Kaya naman kung matatalo niya itong bata ni Bob Arum na si Terence Crawford ay tiyak na mas lalong gaganda ang boxing record niya bilang greatest boxer of all time. At alam naman natin na kilala ang pambansang kamao sa pagsagupa sa pinakamagagaling na boksingero sa ngayon. Kumbaga, hindi na masyadong usapin ang pera dito at mismo galing sa kanyang trainer na si Fred Roach na mas gustong harapin ni Manny Pacquiao ang mas mga bigating fighter ngayon. At marami din naman talaga ang mga fighter ngayon ang gusto rin makalaban itong si Senator Manny Pacquiao.